Nababahala ngayon ang bansang India sa bagong inilabas na Standard Map 2023 edition ng China, na literal na sinakop ang isang teritoryo ng India na very strategic location para sa depensa at opensa ng bansa. Hindi ba't kabilang ang India sa BRICS na binuo ng Russia at China, na naglalayong idumina ang global economy by 2050 at pabagsakin ang dolyar bilang pangunahing currency ng mundo. Kung tunay man na itinuturing na kaalyansa ng bansang China ang India, bakit nila tinatraydor ito? Malinaw na ang 2023 edition Standard Map ng China ay insulto sa India, nangangahulugan na walang sinasanto ang komunistang bansa. Nangangalap ng simpatya ngayon ang India at nais magkaroon ng maritime partnership sa mga like-minded na bansa gaya ng Pilipinas. Kasunod ng inilabas na Standard Map ng People's Republic of China, ay agad na sinabi ng India Ambassador to the Philippines, Shambhu Kumaran, ang pagnanais ng kanyang bansa na i-expand ang kanilang depensa at maritime security partnership sa Pilipinas. Gustong palawakin ngayon ng New Delhi, India, ang Navy engagement nila sa Pilipinas dahil sa nagkakapareho ng sitwasyon ang dalawang bansa sa rehiyon. Sinabi yan ni Ambassador Kumaran sa press briefing na ginanap sa Indian Embassy sa Taguig. Inilabas ng China ang kanilang standard map ngayong nakalipas na August 28 sa kanilang website na China Daily. Madiing nire-reject ng India ang 2023 edition map ng komunistang bansa at sinabi ni Kumaran na nakikiisa ang India sa sentimiento ng Pilipinas patungkol sa cartographic expansionism ng China. Tila habang tumatagal ang panahon ay mas lalong lumalaki ang nasasakop ng mapa ng China dahil sa 2023 edition map, pati ang Arunachal Pradesh at ang Aksai Chen Plateau ng India ay nasakop na nila, pati na rin ang exclusive economic zone ng Pilipinas, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Brunei at Taiwan ay mas lalong nasagasaan ng dating 9-dash line na ngayon ay 10-dash line na. Alam nyo, sumagi sa malikot kong isipan ang katanungan na what if tumiwalag ang India sa BRICS at bumuo ng alyansa sa Southeast Asia kasama ang tulong ng Amerika para tapusin na ang pang-aabuso ng China sa mga maliliit na bansa sa Southeast Asia. Bagamat hindi kabilang ang Taiwan sa Southeast Asia, ay siguradong sasapi ito sa bubuuhing alyansa kung sakali man, dahil sa matagal nang hangad ng Taiwan ang makalaya sa kamay ng komunistang bansa na kanilang pinagmulan. Siguro ay napakagandang ideya nitong what if na naisip ko, dahil sa hindi nabiro ang cartographical expansionism na ginagawa ng China. Kailangan ng magtulong-tulong at magkaisa ang mga inaabusong bansa. At ngayon na pati India na kanilang kaalyansa ay nadamay na, ay magsasanhi ito ng dilema sa bansang India. At may posibilidad na mangyari itong naiisip natin. Pero bago pa mas lumalim ang pinag-uusapan natin mga kaalyado, ay balik na tayo sa plano ng India sa ngayon. Nakikita ng ambassador ang mas malalim na engagement regarding maritime domain. Kahit anuman nga raw ang kahihinatnan ng kanilang pinaplano, ay wala na silang pakialam basta't mapigilan ang ebolusyon ng kasalukuyang sitwasyon ngayon sa pagitan ng kanilang bansa at China. Naniniwala din si Ambassador Kumaran na kailangan nilang magpadala ng mga barko sa Pilipinas sa hinaharap, kabilang ang India sa mga bansang nakilahok, para suportahan ang Pilipinas sa panawagan nito sa China na sumunod sa international law dahil sa ginagawa nitong illegal na pag-angkin sa West Philippine Sea. Naniniwala ang India sa pananaw na lahat ng bansa ay kailangang sumunod sa rules-based order na dapat ay walang coercion o pamimilit or pamimuwersa. Dapat lahat ng disputes regarding territorial sovereignty ay dapat na nareresolba ng mapayapa sa pamamagitan ng dialogue o pag-uusap. Ang dahilan kung bakit galit na galit ngayon ang India sa bansang China ay dahil sa inilabas nitong 2023 Standard Map
Dahil nakasaad sa mapa, nasakop na nito ang Arunachal Pradesh na parte ng India noon pang February 20, 1987. Nangyari nga raw ang aksyon na ito ng China matapos na i-reject ng India ang attempt ng China na palitan ang pangalan ng 11 lugar sa Arunachal Pradesh noong buwan ng Abril. Hindi ito ang unang beses na sumubok ang China na palitan ang pangalan ng ilan sa mga lugar sa Arunachal Pradesh. Kaya naman dahil dyan ay pinaringgan ng spokesperson ng External Affairs Ministry ng India ang China na ang Arunachal Pradesh daw kamo ay teritoryo ng India at mananatiling integral at inalienable part ng India. Kahit anong subok man na palitan ang pangalan nito ay hindi nito mapapalitan ang buong katotohanan. Dati nang may alitan ang India at China dahil sa mga territorial borders na ito sa Sino-Indian borders. Katunayan, noong 2020, nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng militar ng bawat bansa. Naging madugo ang engkwentrong ito na nagresulta sa pagkamatay ng 20 Indian soldier at 4 naman na Chinese soldier ayon sa balita. At ang dahilan ng naging sagupaan na ito ay dahil nga sa Aksai Chen at Arunachal Pradesh na kiniklaim ng India na part ito ng Ladakh sa India. At claim naman ng China ay parte daw ito ng Xinjiang. Malinaw na hindi lang ang Pilipinas ang inaagrabyado ng China. Matindi rin pala ang ginagawa nito sa India at sa mga kalapit na bansa. Kaya dapat talaga ay magkaroon ng sense of urgency ang mga bansang apektado ng new standard map ng China. Hindi titigil ang China hangga't hindi ito pagkakaisahan. Mga kaalyado, hangad ko na sana ay tumiwalag na ang India sa BRICS. Dapat ma-realize ng Prime Minister ng India na si Narendra Modi na ginagamit lang ng China ang BRICS para matupad ang ambisyon nito na pabagsakin ang United States at maghari sa mundo. Isang malaki at napakayamang bansa rin ng India. Malaking kawalan ito sa China kung sakaling tumiwalag ito sa BRICS. Siguradong mapipilay ang pagnanais nito na pabagsakin ang United States at palitan ang reserve currency ng mundo. Sa susunod ay susubukan nating talakayin ang mga plano ng China kaya pinapalawak nito ang BRICS. Mga kaalyado, mangyari lang talaga na magkaisa ang lahat ng bansa sa Asia laban sa China ay siguradong tapos ang problema ng lahat ng bansa na binubuli nito. Hindi malabong mangyari ang bagay na ito dahil halos lahat ng bansa sa Asia, maging ang Japan, ay galit na sa China. Alam nyo, medyo nakakaamoy na ako ng pag-asa na mababawi pa ng Pilipinas ang mga inangkin na teritoryo ng China sa West Philippine Sea. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa, mga kababayan, dahil darating ang araw na aayon din lahat ng pagkakataon para sa ating bansa. Hanggang dito na lang muna, mga kaalyado, ang kwentuhan natin. Sana ay nag-enjoy kayo sa tinalakay natin ngayon. Hanggang sa susunod muli, kung may mga nais kayong idagdag na impormasyon, ay gamitin nyo lamang ang comment section para magbahagi ng kaalaman ninyo. Sharing is caring, mga kaalyado. So paano? Please like, share, and subscribe. Kwentuhan tayong muli sa next video. God bless sa inyong lahat at mag-iingat kayo palagi.